celery ko. Gagawa ako ng chicken galantina. Ito na, guys. Ground chicken. We have chicken. Ground pork. Sana magustuhan nyo. Panoorin nyo ang aking video. Sabayan nyo ako. Mga ka-share. Chef, mayroon akong sliced bread at saka fresh milk. Nagamitin ko ito mamaya sa stuffing for chicken galantina. Sliced bread, brabad ko sa fresh milk. Ang tawag nito sa English ay soak bread. So, makikita niyo mamaya nito sa mga ingredients ko for stuffing for chicken galantina. So, itong whole chicken, tatanggalin ko to ang balat. Balat ang kailangan ko kasi ang laman nito ay gigilingin at yun ay ibabalik ulit sa loob. So, sabayan niyo ako mga ka-chef. Pakita ko sa inyo lahat ang aking mga ingredients sa aking chicken galantina. Ang chicken galantina at saka relleno ng manok, isa lang ang kanilang procedure. Ang pagkakaiba lang, pagluto, kapag i-steam, ang tawag, chicken galantina. Kapag i-bake, ang tawag, relleno ng manok. Pero sa akin, dahil nakasanayan ko magluto, ang tawag nito sa Spanish chicken galantina, sa oven ko siya niluluto, hindi sa steam. So, sabayan niyo ako mga ka-chef, pakita ko ang aking mga ingredients ha. Mayroon akong bell pepper, mayroon akong sweet pickles, at mayroon akong carrots. Mayroon akong raisins. At mayroon naman akong celery. Yan, ang iba hindi nagagamit ng celery, pero ako nagagamit ako kasi yun ang kasanayan ko pagluto. Ito naman ang onion. Ito naman ang chorizo bilbao. Ang iba naman kapag walang chorizo bilbao, ang gamit nila Chinese sausage. Pero ako, chorizo bilbao ang gamit ko. Ito naman yung Vienna Sausage. At ito naman yung Sweet Ham. At may boiled egg din tayo. Ayan, kasama niyan siya. Ito naman, binabad. Ang tinapay, binabad siya sa fresh milk. Ang tawag nito, soak bread. Ito yung pangpakapit ko mamaya. Ang iba, breadcrumbs ang gamit. Pero ako, tinapay ang gamit ko. Optional, pwede din oatmeal. So, dito na din ang aking salt and pepper. Rock salt ang gamit ko, kaya ang lalaki. Dito naman din ang aking seasoning. At may butter ako para mamaya ipupunas ko sa balat ng chicken. At may lemon ako kasi pag marinate mamaya sa chicken ng 30 minutes, marinate na natin siya, lagay sa ref as a freezer. Tapos itong procedure na mga ipag-mix mamaya yung mga ingredients, i-rest din siya ng 30 minutes sa freezer. So itong lemon at saka si seasoning, siya yung marinated for the chicken. Tapos ang butter, yan siya ay pangpunas mamaya. Para kapag i-oven mo,
mag-glossy siya. Sabayan niyo ako, guys. Sabayan niyo ako, mga ka-chef. Gagawin ko na, tatanggalin ko na ang balat ng chicken. Good afternoon, mga ka-chef. Panoorin niyo ako. Ito na yung aking whole chicken. Natanggalin, ay, napunit yung balat. Hindi pwede mapunit yung balat. Kasi ito siya ang kailangan ko. Nagawa tayo ng chicken galantina. Sa iba kasi, ang proseso sa kanila ay ang buto lang ang tinatanggal. Sa akin, yung balat ang tatanggalin ko kasi yun ay dinalatan ko na yung chicken. Napunit lang, tahiin ko na lang siya ng balat. Medyo manitis masyado yung kanyang balat. Hubarin natin ito kasi yan ang kailangan natin. Ayan nyo guys, nabalatan na siya, pero hindi ka lahat. Na, nakalabas na yung isang paan niya. Binahandahan ko mga ka-chef kasi ayaw ko na mapunit yung sa may paa para wala siyang butas ganda dito sa may paa. Ayan! Pangalawang paa. Ayan! Kahubad na siya. Sa wings. Yung isa na ilabas na din. Mayroon pang isang ilalabas. Dinahandahan ko lang mga chef kasi mahirap pag napupunit. Masyadong manipis yung balat nitong chicken. Ayan na. Ilalabas na din ang liig. Din yung isang wings. Ito na chicken. Naka-board na siya. Magagamit to pang ito yung breast niya, magagamit pa to. Marami pang pwedeng paggamitan ito. Ito na yung kanyang balat. Dito natin yan ilagay ang mga ingredients na halo-halo mamaya. Mimix together natin siya lahat. Tanggalin natin yung mga litid dito guys kasi ayan, yung litid niya ito sa may liig. Kasi hindi yan healthy yun. Kita niyo ba guys? Ayan, tanggalin natin. Kasi pag nagluto talaga ako ng manok, inaalis ko yung mga litid-litid. Yung iba naman, siguro gusto nila kasi mataba. Ay masyadong makolesterol. Gamit natin siya ng seasoning. Higaan natin siya ng lemon. Tapos pasok siya sa freezer. I-rest siya ng 30 minutes. Bago i-lagay ang mga ingredients sa loob. Ito na. Ito natin siya ng konting pepper. Pasok na natin siya sa freezer. Rest natin siya ng 30 minutes. Next naman natin gagawin yung mga ingredients lahat. Ito na yung ating ground pork. Pag ni-mix na natin sila sa ground chicken. Ating sweet ham.
yung Vienna Sausage. Mix together lang po siya lahat. And then yung Chorizo Bilbao. Yung ating onion. Si Celery. Yung ating red bell pepper. Red bell pepper. Yan naman yung ating sweet pickles. Yung ating carrot. Lagyan natin yung salt and pepper natin para mag-absorb na siya sa meat. Ating raisins. At saka yung ating bread na binabad siya sa fresh milk. Yan. Siya yung magkapit, siya yung magko-compress mamaya sa lahat na ingredients. Ito na, na-mix ito na siya lahat. Nare-rest ito ng 30 minutes sa freezer bago siya ipapasok sa loob ng chicken. Tapos i-oven ng isang oras. Ito na, ready na ang aking stuffing for chicken. Mga ka-chef, sana nag-enjoy kayo. Ito na mga ka-chef, na-rest ko na ng 30 minutes ang aking mga stuffing for chicken. Ito na din. Lilipat lang natin siya sa malapad para maayos ang paglagay. Meron din tayo dito butcher's twine. Ito yung pangtahi natin sa chicken. Mga ka-chef, sabayin niyo ako. Palaman na natin. Stuffing na natin ang giniling sa loob ng manok. Ito na yung aking kulang siya guys kasi hindi siya mapasok sa hindi siya ma-strip yung paan niya. Lipat ko sa sangkalan. Ay, makulit. Para maayos kasi hindi maka-strip doon sa tray. Ayan. Napit na mapuno. Pangatlong itlog ito. Pasok ko sa loob.
Bali, tatlo ang itlog na ipinasok ko dito sa loob. Para mamaya, pagayat. Masyadong malambot yung balat ng chicken. Overfrozen siguro ito. Napasok ko na yung stuffing niya. Ibabrush ko na siya ng butter. Nabuo na yung manok ulit. Tapos ipasok natin siya sa ilo ng 1 hour. Sarap. Tingnan. Sana mga ka-chef, nag-enjoy kayo sa aking video ngayon. Siya dito. Palagay siya sa loob ng ilo. Dahan-dahan lang kasi masyadong malambot ang ano niya, balat niya. Para hindi siya masira. Super laki. Ayusin na lang na hindi malaglag na lang yung mga pakpak. Ang hita niya, nakabaluktot. Sira yung ganyang paa, nakabaloktot siya. Yun lang, balaktotin na lang para makasya lang. Uy. Kung paano yung ano niya, okay lang yung hita niya? Hindi maano pa eh. Yung hita niya, hindi maayos kasi maliit pala itong ilo. Malaki masyado yung aking manok. Kailangan maganda kasi yung hita nito mamaya eh. Pag naluto, malaktapin ko na lang. Hindi na siya turi-formang manok. Pilay na yung dalawang paa. Ayahang hita kasi malaki siya masyado. So, patakpan ko na. Ano natin siya na 1 hour. Ay na, okay na. Ah, mga ka-chef. Luto na ang ating Galantina chicken. Sa ilo ko muna siya niluluto. Gawa ng... Ito yung mabilis na proseso. Ito na, tikman na natin. Tanggalin na natin siya. Nabali lang yung paa niya. Yung mga hita niya nabali. Gawa ng malaki siya masyado eh. Medyo masikip yung ilo. Galantina, lato na! Mga ka-chef, sabayan niyo ako. Titikman na natin. Titingnan natin kung ano ang... Wow! Perfect! Ang sarap! Puto lang paa at saka yahang pakpak kay super laki yung chicken. Hindi nakasya dun sa ilo. Yan na mga ka-chef. Naglagay ako sa isang plate para makita nyo kung ano ang kanyang texture.
tayo ng isa. Super laki kasi eh. Iusog natin. Para makita. Yun na mga ka-chef. Ito na, aking chicken galantina. Perfect ang kanyang texture. Luto na. Titikman ko na yung dito na lang sa hita ako kukuha. Sarap! Yum yum!